galing naman kay Julie Ann de la Cruz. Hello po sir, sa pamakakuha ng legit na employer pa Canada bilang caregiver at pwede din po ba mag-apply as in eh, kahit caregiver po ang work lang. Salamat. So, I've mentioned this multiple times sa page ko and then dito na rin sa vlog na wala akong kinalaman or wala akong connection sa mga katanong agency sa buong sulok na ng mundo. I'm not a consultant, I'm not an agent, so wala akong maire-recommend na kahit anong employer or agency. With regards naman sa caregiver visa, usually kasi may contract ka dyan na 2 years and kailangan mo matapos yung 2-year contract bago ka makapag work as a CNA. Kasi ang CNA kasi ngayon meron na silang bagong rules na kailangan mo mag-schooling muna. Ang schooling, it will take you 8 months. Ang caregiver kasi bawal ka mag-aral more than 8 months. More than 3 months yata, if I'm not mistaken. So just verify with the immigration. So paano ka makapag-CNA kung bawal ka mag-aral? And besides, you're bound by that contract na kailangan matapos mo muna yung 2 years mo. So, ayun. So, tapusin mo muna yung 2 years mo as a caregiver bago ka mag-upgrade as a CNA. Next question is galing naman kay MREX. Ang tanong niya is, hi sir, I'm aspiring to migrate to Canada kaso I'm almost 40 years old na with 2 kids at mag-aaral pa lang ng nursing. Ano po marirecommend mo sir? Aaral na lang po ng nursing doon sa Pilipinas o mag-aaral po ako ng LPN sa Canada? Thank you po so much and God bless. Thank you for that question. So, ang hirap nun kasi meron kang dalawang kids. And kung mag-aaral ka ng nursing sa Pilipinas, that will take you 4 years. And pagdating mo dito sa Canada, they will still need to assess your papers. And then most likely, mag-take ka pa rin ng refresher course. Kung mag-aaral ka naman dito ng LPN with 2 kids, mahal. So, gugugulin mo mga 2.5 years. And most likely, mag-take ka ng subjects na from high school. Yung biology, English, saka math. So, parang 50-50. So, ang hirap mag-advise ng ganito. And then, if you're almost 40, so, nahirapan ako mag-advise. So, hindi ko din alam kung paano ito i-advise sa'yo. You can message me sa Facebook. And hindi ko din alam kung paano ako makapag-reply dito sa... Kayo guys, anong may i-recommend nyo kay MREX? Please comment down below. Kasi hindi ko siya alam eh, kung paano siya matutulungan dito. Kasi kung meron siyang dalawang kids, and then I don't want naman na mapunta lahat ng attention mo sa pag-aaral, ang meron kang dalawang kids, kung mag-aaral ka pa ng nursing, di ba? Why not take caregiver, di ba? Caregiver ka muna or healthcare aide. At least hindi naman siya masyadong mahaba yung course. And then little by little, di ba? Next is gagaling naman kay MNR Vlogs. Nasabi niyo po na wala na kayong bedside experience nung nag-abroad po kayo. Kamusta po yung first sabak ninyo as an LPN tsaka RN? So well, yes, nung sa Pilipinas wala akong experience. Pati naman ng Dubai, wala talaga akong experience at all kasi occupational health nurse ako doon. So parang first aider, hindi parang talagang first aider lang talaga ako doon. Taga-put ng band-aid. Pagdating ko dito sa Canada, nag-caregiver ako and then healthcare aide sa facility sa hospital. And then, happy naman ako kasi nag-work agad ako sa acute care unit. So, nakita ko na kung paano siya nag-work agad. Yung flow, yung mga equipment, kung paano nila ginagamit, pati yung mga computers nila. So, nung nag-work ako as an LPN at as an RN, alam ko na kung paano gamitin lahat. Kasi nakikita ko na sila lahat. Pati yung IV pumps, kung paano yung mga medications, lahat, alam ko na lahat. So, naging madali para sa akin, pati yung preceptorship. Ayun, may preceptorship din po ba? Yes, yung LPN at yung RN, may preceptorship, may clinicals. Kaya, iba talaga yung refresher course dito. Kasi iba yung gamit nila dito, iba yung way ng reporting system nila dito, iba yung computer system nila dito. If yes, ilang weeks or months po na may preceptor. So, ang preceptorship is 1 semester. So, 3 months halos. And then 1 month yung parang evaluation at labo. Parang evaluation and then paperwork. Approachable po ba mga colleagues or mga Canadians sa mga pagkakataon na hindi mo alam ang gagawin? Very approachable kasi ang preceptorship is one-to-one. Hindi tulad sa Pilipinas na one preceptor and then 8 kayo ganun. Dito kasi is one-to-one. For example, ako nag-preceptor ako sa surgical unit, ganun. Tapos nung nag-LPN naman ako, nag-preceptor ako sa long-term care facility, ganun. So one-to-one. Saka yung timeline ninyo from caregiver to RN, unless po, yung timeline ninyo
from caregiver to RN. So nagpunta ko dito as a caregiver noong 2009. Natapos ko yung RN ko noong 2019. So medyo mahaba talaga siya kasi nga I took my time and hindi man naging madali sa akin. Meron akong vlog kung bakit ganun kahaba ang nangyari kasi nga dinisregard nila yung license ko sa Pilipinas because 2006 graduate ako. Last po, anong year niyo po nakuha yung parents niyo? 2016 ko sila nakuha. And sana po makakuha po kayo, makagawa po kayo ng video para sa parent sponsorship. Meron akong video about parent sponsorship. Lagay ko po yung link sa my description down below. Ayan. Kay Kevin Lopez, bridging from LPN to RN, mahirap po ba or achievable naman po for non-nursing graduate in the Philippines? Achievable. Kung meron ka ng LPN, kasi you're asking me from LPN to RN. Kasi kung LPN ka na, alam mo na lahat. Ang theory na lang ang kukunin mo to become an RN. Medtech graduate po kasi ako. And kaya ba, let's say average lang, hindi naman super matalino. Or viable naman, basta discipline lang tsaga. Yes, very, 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 achievable talaga siya. Ako, hindi naman ako mas matalino. So, yung mga classmates ko nga, halos mga 40 plus years old na. And wala sa talino siya, as in, nasa skills siya, best. And, like ko sinasabi, tsaga lang talaga siya. Kung nakaya nung gumagawit ng degree sa in Philippines, kahit din ba in Canada, yes, it's achievable, kuya. Yun. Sana masagot mo, kuya. Thanks. Yes, thank you din, Kevin Lopez. Galing naman kay... Wow, post ni Kuya Benji! Galing naman kay Kuya Benji Romero. Ano po ba credentialing body ang gagawa ng assessment para ma-credit ang education mo at hindi na mag-umpisa sa pinakamababa as occupational therapist? West po ba school? Thank you in advance. Ano bang tanong mo dito, Beshi? Ang credit as occupational therapist? If I'm not mistaken, West. Okay? Pero hindi ako sure sa occupational therapist, Benji. So hindi ka masasagot yung tanong mo. Hindi ko talaga masasagot yung tanong mo kasi hindi ko alam about occupational therapy. So, sa mga nanonood ngayon na may idea about occupational therapy, baka matulungan natin si Kuya Benji Romero. Sorry, Kuya Benji, hindi ko talaga alam. Baka mali yung masagot ko, kaya ayoko siyang sagutin. Dahil naman sa FB naman, kay Atasha May Atienza, kinoconsider niyo rin po ba ang pagbalik at pagtira sa Pilipinas? Love you po. Love you too, Beshi! Atasha May Atienza. Yes naman, kasi nandun yung mga kapatid ko, nandun yung mga kamag-anak ko, nandun yung mga pamangkin ko. Namimiss ko sila, yung mga pamangkin ko, isa lang dun yung kakilala ko. Tatlo dun, hindi ko kilala, hindi ko pa namimit. And, ayun, syempre, kinukonsider ko yung pagtira ng Pilipinas, pero hindi ko din alam, diba? Kasi kami dalawa lang ni Brian dito, and alam niyo naman guys na may age gap relationship kami. So, hindi ko alam, siguro, hindi ko rin talaga alam kasi tatanda akong mag-isa dito. And wala naman kaming anak, diba? So, Canadian citizen ako, hindi naman ako dual citizen. So, most likely, dito na ako tatanda. Pero, uwi pa rin ako na Pilipinas. What is the most unforgettable moment when you're in college? Galing naman to kay Alvina Sanchez Gelotin. What is the most unforgettable moment when you're in college? College. And what is the most difficult subject for you? Thank you po in advance. God bless po. Take care, kuya. Pa-shout out rin po. Unforgettable moment ko ng college noong pinauwi ako kasi meron akong patak ng dirt. Patak. Pinauwi ako kasi mali yung ano yung watch ko. Ayun pala. Mali yung watch ko kasi ano siya digital. Tapos, dapat pala yung may seconds yung watch, tama yun, sa clinicals. Ayun, pinauwi ako dahil lang dun. Di ba nakakaloka? Pinauwi ako. Kasi alam mo yung sa Pilipinas, kasi napaka OA nila when it comes to cleanliness, yung kanyang issues mo, walang patak-patak. Kala mo naman, napaka malilinis ng makalsada ng Pilipinas, di ba? Ganon ang Pilipinas, ewan ko nga, pati yung watch kailangan, hindi digital, hello, besh.
2020 na besh, but ganyan pa rin kayo sa Pilipinas. And what is the most difficult subject for you? Swimming. Malang kaabog-abog. PE. Ayun yung binagsak ko actually. Dinslister ako, pero yung PE talaga ang binagsak ko. Actually, bagsak talaga yun. Kasi nga, hindi talaga ako marunong swimming. Binagsak ako ng teacher ko, pero binigyan ko ng special project para manatili ako sa dins, sa parang cream section. Thank you po in advance. God bless po. Take care, Kuya Ryan. Pa-shoutout na rin po. Thank you, Alvina Sanchez Galotin. Shoutout to you. Galing naman kay Shenshen Shuao. Ha-ha! Struggles ng nursing. How to sponsor parents. Yung sponsor ng parents, lalagay ko yung link sa may description down below. And the struggles ng nursing, lahat struggle siya from zero, from ASE 1 hanggang BSN 4. Struggle siya, besh. Simula sa puso, hanggang, simula nung mag-take ka ng, ano, ng entrance exam, struggle na siya, besh. Saka nakita ng entrance exam, kinukuha pati height mo ng nursing, nakakaloka. Or lab life na din, haha. wala namang struggle ng lab life. Kasi kami ni Brian, very comfortable na kami sa ano, 7 years na kami, and wala lang, very comfortable kami sa isa, alam na namin yung gusto namin, so, yun. Galing naman kay Aaron Flores Santo, hi quiz, ano ang may papayo mo sa mga kababayan natin, mga nurses na nagbabalak mag-abroad for work, bilang ikaw ay nag-work na din dito sa Dubai, and now dyan sa Canada, more power. Ay, Kuya Aaron. Si Kuya Aaron, Toto Vlogs. Meron siyang vlog. Vlogger ito si Kuya. Hindi ko alam kung hindi siya nag-upload masyado. Anyway, may papayo ko sa mga nurses natin na nagbabalak mag-abroad is as much as possible, serve your country. Pero, alam niyo, ang hirap din kasi mag-serve ng country mo kung ang country mo mismo, they're not treating nurses right. Diba? Yung parang magbo-volunteer ka tapos ikaw pa magbabayad ng pang-volunteer mo, besh. Tapos hindi tama yung bayad. Tapos alam mo yun, parang nakakatama mag-work ng ganun, 'di ba? Tapos di naman enough yung kikitain mo to survive your family. Pero ayun nga, 'di ba? Pero kung may chance naman talaga mag-work abroad, why not, 'di ba? Nandiyan naman yung pipiliin mo ba rin. Kumbaga, nandiyan na yung chance, diba? I would take the chance kung may chance talagang, puro chance talaga. Kung merong nandiyan yung opportunity mag-work ng abroad, I would work sa abroad. Gaya naman kay Karen Faye Exivia Coenza, kung matatapos ng nursing course sa Canada, ano ang mga steps after graduation para maging registered nurse dyan? So, ano-ano ang steps after graduation? After ng graduation, bumaba ka ng stage. Charot. Steps, sabi mo. Charot. Love you, Karen. Karen Faye. Exivia. Ang ganda ng name niya. Exivia. Parang stevia. Yung sugar. After ng graduation, para maging registered nurse, is kukuha ka na agad ng NCLEX exam. Yun na. Yun na, kasi pagkakuha mo ng NCLEX exam, paparegister mo na yung, pwede ka na actually mag-practice as, while waiting for the results of the NCLEX exam, pwede ka na mag-practice as a graduate nurse. Galing naman kay Ja Algo, paano magka-love life? Madali lang, besh! Swipe-swipe ka lang dyan ngayon, sa parang pandemic ngayon. Dahil nga, alam mo na, IT na tayo ngayon, panahon 2020, no? Pero kami ni Brian, wala lang. Ayun, pero ano, kung gusto nyong gumawa ko ng separate video about our love life, sabihin nyo lang, besh, no? Pero ang love life kasi, kailangan hintayin talaga yan. Kasi si Brian, hinintay ko siya, dumating lang siya nung time na hindi ko siya inaasahan. Yun lang. Galing naman kay Agnes Santos Lapinia. Ito nung huling tanong natin. Hi, Bess. What are the challenges? English. Hi, Bess. English talaga ko. What are the challenges of a nurse in a multicultural environment? Mahirap. Kasi, I've had few discriminatory, I would say, comments from patients,
may sa mga colleagues ko na meron man ako, may ganun, kaya ba niya mga ganun? How to balance fit finances, especially for those starting, mga ganun. Multicultural environment, ayun nga, medyo mahirap sa work. Kasi nga, may iba nung time ko, are you a nurse? Parang ganun, parang, porket pa Pilipino, hindi nurse, ganun. Parang, porket pa Pilipino, housekeeper? Porket pa Pilipino, healthcare aide? Parang di nila matanggap na pag Pilipino registered nurse, parang ganun. How to balance finances, especially for those starting? Mahirap talaga i-balance yan, best, pag wala kang balance, tsura. Pag wala kang ibabalance, wala kang pera. Akin, huwag mo siya i-balance, best. Huwag ka muna magpadala sa Pilipinas, ang aking advice. Unahin mo muna yung sarili mo when you're starting. Unahin mo muna yung rent, unahin mo muna yung magbabayad ng bills muna dito sa Canada. Huwag ka muna magpadala sa Pilipinas kasi they can wait, they can, ikaw kasi mag-isa ka dito eh. Sa Pilipinas, marami silang, magagawa nila ng paraan yan. Pero ikaw, pag kailangan mo ng tulong, wala kang mahihinga, di naman sila pwede magpadala ng pera sa iyo, diba? So, unahin mo muna yung sarili mo, yung pag-bills, yung kotse kasi it's a need, yung bahay, yung renta, yung alam mo, yung telephone bills mo, yung kasi kailangan mo yan eh. So, unahin mo muna yung sarili mo bago yung iba, yung advice ko. Anyway guys, that's a wrap up. Ang haba ng vlog na ito, pagpasensyahan nyo na napakadaldal ko. Tinry ko talagang bilisan tong vlog na to para bonggang-bonggang hindi kayo mag-word. Ayun. So see you guys next time. Thank you for watching. Please never forget to like, comment, and subscribe. Bye for now.